So ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Kung mapapansin nyo, nasa likod ko natin yung ano, yung mga tao natin. Ang ating mga matitinding mga mag-aalaga. Ayan, napapaliko sila ng babae para sa pansunod natin na ano, na pan-local ko na pambaba. Ayan, puntahan natin sila. Ayan. Nagpapaligo kami. Nagpapaligo pala sila. Hindi kami. Ayan. So ayan ha. Nandito tayo. Nagpapaligo na sila. Ito yung pang taas kong pan local. Kasi malapit na itong mga ito eh. Siguro mga after 2 weeks. Magagamit na sila. Ayan mga boss. Dapat po maging maselan kayo sa mga ano nyo. Sa mga manok na gagamitin nyo sa mga babae. Yan, kasi yan ang number one na magpo-produce ng ano, ng maayos sa sisiw. Yan, ito ang aking helper, si Daniel Padilla at si Enrique. Ayun, si Piolo, may ginagawa pa si Piolo, ano si Piolo. Ayan, yan po si Piolo Pasma. Ito ang ating imported na ano, Perchard. Ayan. Ayan. Ayan siya. Imported po ito. Galing kay Fairchild. Ayan. At ito naman po si Madam. Ito po ang aking butihing asawa na supportive. So, mahiya ka. Mahiya. Madam Greta. Ayan, si kung may Madam Greta si Boss AA Atong Ang, ako may Madam Greta din. Uy, ano ka? Dali. Ayan, Madam Greta. Oh, nagpapakita ng bibilihin. Sa para sa manok natin. Basta po ito po ang pangmatindihan namin. Ito po si Daniel Padilla. Yeah, may Daniel eh. Oh, happy po yan. Ano, ano, ayan o. Wala matulog hanggang gumihinga sa ngipin. Yan, ginto po kami kasaya dito. Ito po ang aking butihing asawa. Ayan. Kami po dito sa farm, masaya lang lagi. Kaya doon sa mga gustong magtanong, at kaya namin sagutin, wag lang po sa English, ay magkakaintindihan tayo. Tagi-isa, papi? Oo, oh, tagi-isa. Ayan. Pero po, pag gusto nyong kausapin na English, pakagaling po sa English ito. Yes. Yes, o. Yan, o. Ganyan kami kasaya dito. Wala akong tinuturing mga amo dito na tauhan. Lahat yan, kapatid ko. Yun. Yung pa isang tip ko sa mga sa inyo, kung kayo may mga tao, mahalin nyo sila. Kasi yan, kung wala yung mga yan, although pinapasahod nyo sila, hindi sapat yung pagpapasahod eh. Kailangan nyo silang ituring na kapatid. Kailangan nyo silang mahalin. Yan, papaliguan po lahat yan. Ang dami yan. Mga pantaas po natin. Yan po. Yan, pantaas po natin yan. By panlocal natin. So, piniprepare na natin ha. Sipin nyo, sa isang buwan pa yung panlocal natin, pero kinukondisyon na sila. Yan, puno yan. Yan. Kailangan natin silang conditionin ng ayos para mag-produce sila ng maayos sa sisiw. Ayan po. Ayan. Kaya yan ay munting payo ko sa inyo sa mga baguhang breeder. Lalo na dun sa mga bumili sa akin. Maraming salamat po sa iyong tiwala. Umasa po kayo na maayos po ang makukuha nyong materyali sa ANA Game Farm. Yeah, nagbabag na. Oh, putang na. Nakakiskis pa. Napamura pa ako. May banat, kabila, matapang yan. At yan ay henyan. Ayan, sorry po na nakapagsalita ng bad words. Napabigla lang. Yan, bali mamaya po yan. Anuhin natin, pagkatapos yung paligo, mamaya tuturukan na po natin yan. Para lalo silang umayos. Mamaya may bakuna na yan. Bakunahan natin yan. Mamayang gabi. Kasi pag ngayon po kayo nagbakuna, katanghalian tapat, mahirap po yun. Dahil mainit lalo sa katawan, kawawa mga manok natin. Ayan. Tama na siguro yung mga pa-vlog-vlog ko ng pakunti-kunti para po masabi kayo sa amin. Ito ka, Daniel Padilla. Ayan o, kita nyo naman ho yan o. Banatan mo. Ayan. Yan kami dito. Kunti pa, bye. Bye, kundi ba?
Yung. Oh, kanya kami kasaya dito. Maging masaya lang kayo. Malungkot lang tayo pagkatapusan. Ang laki ng bayahin. Pero kaya naman. Lupas ma. Yun, sa itin po, ito po si Boss ANA or Sabong Kakosa. Sana po, masuportahan nyo po ang YouTube channel ko. At dun sa nagpapa-shoutout, message nyo lang ako. Ha? Shoutout sa inyong lahat. At mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Bahala na po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan tayo. Yun, isang tao natin. Gawalis dun, yan. Hindi ka, yan sasabi ko sa inyo, hindi kalakihan ng farm, pero malinis. Kasi panatilihin nyo pong laging malinis hanggat maaari ang inyong ano, manukan. Lalo na po sa ganyan, yung sa ano, madami pong ipot yan. Nandyan po yung bakterya. Dyan po magkakasakit ang mga manok natin. Kailangan po natin maging maselan. Hindi naman po mga sir, porkit kayo naging maarte, ay masama ang ugali nyo. Yun po ay iniingatan lang po natin kung anong meron tayo. Kasi importante po yun eh, yung kalinisan sa manukan. Dapat po talaga maingat tayo. Kasi sayang yung pagkakataon, sayang yung ilang buwan, aabuti ng taon, tapos hindi sila maayos. Ayan, kailangan nyo po yan, tatandaan nyo, unang-una, kailangan laging malinis. Tsaka tutukan nyo ng ayos yung mga manok nyo na gagamiting materyales. At pag naging sisiw na sila, kasi ang pinakamahirap na no, una sa pagmamanok is breeding. Yan po ang napakahirap talaga. Sobrang hirap niyan. Hindi basta-basta yung pagbibreed natin. Hindi ganun ka, syempre, yung sasabihin ng ibang farm na hindi daw nakakasipon, nakakasakit manok nila. Imposible po yon. Kahit pa sinong big boys dyan o sinong malalaking farm, hindi po pwedeng hindi nagkakasipon ng mga manok na yan o nakakaroon ng mortality. Imposible po yon. Ako na po magsasabi sa inyo, makikipagtalo na po tayo kung sila hindi nagkakasakit. Kahit pa mga endorser ng mga yan, nagkakasakit pa rin ng mga manok na mga yan. Hindi man lahat, pero nagkakaroon ng tama yan. Kasi siyempre, sa dami ba naman nila magpalahi, libo. Kung tayo nga, daan lang ating pinapalahi, may tinatamaan. So hanggat maaari, yun ang bilin ko sa mga tao ko, pagka, kunwari, nasa umagang-umaga, so papalpasan natin siya ng mga bandang mga alas 5, alas 6. Pag inalpasan natin yung mga yan, kailangan tubig kagad ang makikita nila at iinom muna sila. Pag meron silang nahuli, nasisiw, na hindi tumakbo, sabihin may tama yun. So ilalabas muna yun. Kung alam mong hindi na kailangan, patayin mo na hanggat maaari. Kasi huwag kang manghinayang dun sa sisiw na yun. Kasi mas madami pa yun. Kung maaari, nagkasakit sila. Ang gagawin nyo po dun, ano? Ang gagawin nyo po dun is ihiwalay nyo, syempre. Pagkahiwalay nyo po dun, mga sir, at kahit pa mapagaling nyo sila, huwag nyo na silang isasama sa good. Dapat ay dun na sila sa tabi, tapon nyo na hanggat maaari. Dahil kasi yan eh, baka makahawa pa dahil sa panghihinayang nyo na ay okay pa to, buhay pa to. Hindi, mali po yun. Kasi makakahawa pa yun. Dahil gaya sabi ko, nung bago ko, ganun ako dati. Kaming mag-ama, dahil naawa nga, dahil maawain po ang tatay ko. Naawa siya. So napagaling na. Pag napagaling na, ipapasa naman, ilalagay naman sa ano, ilalagay naman sa mga good. Dahil magaling na. Yun, nakakandahawa-hawa. Kaya wag na wag nyo pong gagawin yun. Yung po ang tinuturo ko sa mga tauhan ko na huwag kayong maaawa dahil hindi kayong magiging professional sa pagmamanok kung maaawa kayo. Ano po, yan, munting tip na naman para sa inyo. Sana may mapulot po kayo. At lagi ko sinasabi, kung may pagkakamali po ako, message po ako, boss, mali po yung sinabi nyo. O yun, edi tatanggapin natin kung talaga nagkamali tayo. Ano po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan o, oh. Mga boss, kaway kaway. Ano, almas? Ano? Stop na. O yun, kaway ka po yun, Paswan. Yo. Ayun, ha? TikTok ka muna isa, TikTok ka muna isa. Ayan, o. Ano to? TikTok pa natin muna isa. Kunti lang, kunti lang. Yeah. Ayan, ha, mga boss, ha? Okay, tawa. Ang sasaya ng mga yan. O, ganyan katindi yan. O. Bay, kung 3x3, kulang yan. Ang dami yan. Oh, ayan. Yun, sir. Mahalin niyo mga tauhan niyo kasi kung hindi niyo mamahalin ng mga 'yan. Oh. Katas-tasan ng mga 'yan. Dudugasin na 'yung mga manok niyo lalo ako nasa ibang bansa.
bebenta lang ng mura. Ayun, napahaba na uli. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless. Ulitin ko, nakatatlong paalam na ata ako. Yan, salamat po ulit. Salamat. God bless po.